So good evening po sa lahat, mga ka-fool. Ngayon, i-react po natin yung mismong first live semifinals po ng PGT. Kasi ang daming mga hinanaing or mga tweets regarding sa maling desisyon, whether it's JM Bayot or si... Ronville? So yon, kasi sa Nocturnal talaga eh, wala akong masasabi. So for JM Bayot and for Onville, tingnan muna natin kung ano yung mga naging performances nila during the first live semifinals ng PGT. So ngayon, tingnan po natin yung act na ginawa ni JM Bayot. JM Bayot. Starting off with a mask of pain. Siguro hindi lang siya magubo. Sobrang sigurong hangin na mismo sa loob ng pinagganapan ng act niya. Siguro pwede siguro yan sa mismong enclosed na lugar, which is wala talagang hangin na nakakapasok. Kasi tingnan mo yung act na talagang nililipad yung usok na binubuga niya doon po mismo sa stage. Ibig sabihin, may hangin pa rin na nakakapasok. Na as per sinabi kanina, na hindi daw po talaga siya ay pinatay yung aircon doon po mismo sa loob ng place na pinaganap pa ng performance niya. Actually, yung act niya naganda. Sobra. Talent kung talent ang mag-uusapan. Kasi bihira naman talaga yung ganyang talent dito sa Philippines. Which is a vape kasi kailangan mo pinag-control yung tamang pagbuga niya to create it from doon po mismo sa musok niya. So George, just a short clip lang po regarding sa kanyang performance na ganyan. So ngayon naman po, panunuuri natin yung mismo act ni... Anong pangalan nun? Ronville or Tonville? Yung si Dahon Dahon Girl. So ngayon naman din, yesterday nakita ko yung performance niya, which is siya ba ang dahilan. So let's see kung anong nangyari sa performance na yesterday. Gold is in. Gold is out. Black is out. Gold is in. I mean, destructible. Nakakatawa yung performance niya, actually. Tignan mo, dali pang saging. Shaba! Actually, nakakatawa yung performance talaga niya. Sobra. Sobra, sobra. Kasi siguro kung comedy act lang to go to, or... Actually, talent naman talaga pagpapatawa, pero... Mahirap papatawa, talent talaga yun. Pero it's not siguro, for me ha, it's not worth 2 million pa siguro sa act na, sa show na to, which is PGT. Which is, kailangan talaga buwis buhay ang kailangan talent dito. Yun, nakakatuwa yung performance niya, saging. Buong saging niya ang dinala niya dun sa stage. So yun, kung makikita natin, kung sino ba ang pinanigan ng bayan. Sa Twitter, nakikita ko talaga, mostly, ang vote nila ay pumunta kay JM. Kasi which is naman talaga, if you're, sinasabi niya ni Vice Ganda, na hindi niya, parang hindi niya napatunayan, or hindi niya nakita yung gustong i-perform ni JM. Kasi sa sobrang hangin, talaga literal, kahit konting hangin lang yun sa usok, talagang, nawawala talaga. Kaya siguro yun ang nakikita ni Vice, which is nakikita rin sa siguro sa mga viewers, kasi pag nakapunta yung camera sa mukha niya, literal talaga na disappointed siya, which in, sa pagbubuo ng ha at sa pagbubuo ng usok dun po mismo sa act niya, which is kay Orville naman. Yung kay Orville naman kasi talagang literal na comedy act lang talaga. So kanina nakita natin sa first live show semifinals ng PGT
which ang pinili naman ni talaga ni Alex, ni Angel, pati ni Vice, ganda, ay si Herville, and then kay Robin. Kay Robin Padilla naman ay si JM. Pero sa akin siguro, pag pinag-uusapan yung talent siguro, I go for JM. Kahit hindi man niya nagawa, maybe next time, pwede niya gawin na mas maganda. At siguro naka-cubicle na lang siya. Isang buong room lang dapat siya. Na siya lang nandun, which is camera lang siguro nakakaikot. Para din naman talaga ma-perform ni JM yung mismong gusto niyang ipi-perform or ibubuong formation dun sa usok mismo. So, yun lang para sa akin. So, if you want to bash me, bash talaga. I have the right naman po to, what do you call this one? Para din sa hinanain ko at desisyon na kung sino yung pinipili ko. Siguro next time, magiging ano na siguro sila. Magiging pili sa kanilang pagpipilian next time na mga act para worth 2 million talaga po. So, yun lang po for now. And I'll be doing more reaction. Just click subscribe below. Bye-bye!